brain creates new neural pathways for new skills. So, syempre, hindi makakagawa ng panibagong program yung mind mo pagka hindi siya nag-training. Hindi siya magkakaroon ng panibagong wiring pagka hindi ka masipag umaten ng training. Kaya lahat po napapag-aralan. So, eventually ngayon, kung nagsisimula ka, hindi ka pa magaling, it's okay. Kasi nagsisimula ka pa eh. Pero pagka nasanay ka na, yung mind mo makakagawa na po ng wiring yan, matututo ka na rin eventually. Lahat matututunan. Paano magsalita, paano ma-convince, paano mag-OPP, paano mag-public speaking, how to motivate, goal setting, planning. Everything can be learned. Yung ganito, yung pagsasalita ko, matututunan nyo yan. Madami sa inyo gagaling pa kaysa sa akin pagdating ng panahon. Yung kinikita nila Joseph Flynn, kikitain nyo din. Kaya lang, syempre, you have to start dun sa pinakasimula. Ibig sabihin, you have to start from the very beginning. And that is learning everything. Are you with me? Yes! Kaya po, pag may training, attend ng attend ng attend, magsawa ka ng magsawa, hayaan mo lang hanggang yung brain mo mamaster niya lahat. So, for the first time here, for the first timers, it's very, very important you have to learn about the fundamentals. No? Fundamentals dito, simple lang. Ikaw mag-join, okay, para kumita, gawa ka muna ng network. Sabi mo network. Network. Ayan. Para magkaroon ka ng result. Ganyan na kadali. Oh. Yung result, ano to? Ano yung gusto yung resulta? Pera. Gusto niyo ng pera? Yes. Dapat gusto niyo yung pera, pero para yung pera, gustuhin ka rin. If you do not consider something important, then yung bagay na yun, hindi darating sa'yo. Ang mga bagay lang na importante sa'yo, ang darating sa'yo. Ang mga bagay lang na importante sa'yo, ma-attract. Yung mga importante, yung mga hindi importante bagay sa'yo, hindi mo makukuha yun kasi nga, hindi siya importante. Tama ba? So, pansinin nyo ngayon, sa buhay nyo, ano yung mga bagay na importante sa inyo? Ha? Pamilya. Oh, that's why you give time to your family, may commitment kang importante sa iyong anak mo. Kaya, guess what? Priority siya. Tatawag ka mamaya sa bahay kung kumain na sila. Tama ba ba? O bago tayo magsimula, tinawagan nyo na. Importante sa iyong health mo. Importante sa iyong trabaho mo. So, lahat ng mga bagay na importante sa iyo, pinaprioritize mo. Tama ba? Yes. Binibigyan mo ng time. Pag importante. And most often than that, pag ang isang bagay importante sa iyo, doon ka successful. Sa mga bagay na hindi importante sa'yo, hindi ka successful doon. Kunwari, hindi importante sa'yo health mo, yosi ka ng yosi. Kain ka ng kain ng mga lechon. Hindi importante sa'yo eh. You don't care kung mataas ang cholesterol mo. You don't care. Basta ang importante, malutong ang batok ng lechon na to. Tama ba ako? Yes. Oh, Christmas season, inom na inom. Hindi importante sa'yo eh. Kaya ang mga bagay na hindi importante sa'yo, nagde-deteriorate. Things which are not important to you, deteriorates. Things which are not important to you don't actually put value to it. Hindi mo pinapangalaga. Kaya dapat, kung gusto yung magkapera, i-consider mo siyang importante. Kaya yung mga taong nagsasaya, eh, pera hindi importante. At maniwala ka, yun yung walang pera. Most people say money is not important are people who don't have the money. Because most successful people, especially financially, sila yung nagsasabi na importante. Ang? Pera. O ano pa gusto nyo resulta sa yung global? Ha? Pera. Ito, pag ito na-solve, pag ito nagkaroon ka, ang daming nasosolve na problema nito. Amazingly. Tama ba? Ang daming nasosolve na problema nito. Pag may pera ka, may kakakunchi. May pamili ka. Pag may pera, may kukun. Pag walang pera, kaya nga daw yung mga Chinese, bakit singkit? Pagka umuwi ng bayan, sasabihin, pangsit na naman. Yung mga Pilipino, ba't bilog? Pagbukas ng pagkain, wala na namang ulam! Meron wala. Ang dami nang susunod nito, tama ba? Patient fee ng mga bata, comfort, magandang lifestyle, so it's a lot of things. Travel, ano pa? Lifestyle, ang dami. Most people, pag kami pera ka,
You live longer. Kasi may pambili ka ng healthy foods. Pag wala kang pera, laging dilata ulam. Ha? May tama sa kidney, may tama sa liver. Siyempre, pag may pera ka, may pambili ka ng food supplements. May pambelo ka. Tama, may pangtanggal ka ng bilbel. Ang dami na sa solve nito, di ba? No? Ano pa? Solve ang utang dito. May pera ka, bayad ang utang. Ano pa? Pag may pagka malungkot ka, wala kang partner, solve dito. Magkano ka ba? Bibili kita kilo-kilo pa. Tama ba ako? So, marami na susolve to. Pero siguro isa sa mga hindi ilay at isama dyan, gusto mo na healthy ka, siguro gusto mo maganda resulta, maayos na relationship. Hindi ko na isa-isayin kasi dami dito. Dito na yung travel, dito na yung car, andito na yung dream house nyo, di ba? Dito na lahat eh. Getting out of debt, halos nandito na. So siguro kung may dadagdag pa kayo, tayo kayo magdagdag. Siguro pangarap kong magpunta sa buwan, bahala ka na. Okay. Ang gusto ko na maintindihan ng bawat isa, yung resulta ang gusto nyo sa aim, makukuha nyo pag nakapag-build kayo ng network. Sabihin nyo, build. So yung network, you have to build this. Kailangan mong i-build, gawin. Pag hindi ka nakapag-build ng network, wala eh. Mas malaking network, mas malaking kikitain. Mas maraming tao. Yung network, ano to? Yung grupo nyo, yung tao. Di ba kaya nga kayo pinag-re-recruit para magkaroon itong network? Di ba? Ganun yun eh. Kasi pag malaking network nyo, maraming 1,000. Pag dumami ng madami, 1,000. Ganun yun po yun, di ba? So, tatlong elements lang. Ikaw, yung network mo, at yung result na gusto mo. Pero mahirap i-build tong network. Ikaw, kailangan may ma-develop kang dalawang areas. Yung una, yung mindset mo, and yung tinatawag na skill set mo. Yan. Yan yung magagaling sa'yo. Para ma-develop mo to, ma-build mo to, para lumabas tong resulta. Maliwanag. So, ganyan po yun. Tapos na po tayo. So, you have to develop the right mindset and of course, acquire the right skill set for you to be able to develop or build your network so that you'll be able to produce the result that you want. Ganun kadali. Kaya lang, madaling tingnan, mahirap. Gawin. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, dalawa. Yung proper mindset at saka yung skill set. Kasi, madali na itong network ma-build, madali na ma-develop yung network mo pag tama yung mindset mo at saka yung skill set. So, yun. Dito kayo uubos ng oras sa development. Hanggat hindi nyo na-develop yung mindset na tama, hanggat hindi nyo na-develop yung skill set na tama, you'll never be able to produce or develop your network. So, you have to concentrate on course before you're building it, before you build your network, you have to concentrate on building yourself. And by building yourself, what I'm saying is, develop the right mindset and acquire the right skills. So yun yun. Napaka-importante, may importante factor na kailangan i-consider dito bago nyo ma-develop yan. And universal to. Walang pinipili. Magaling ka o hindi, bata, matanda, matalino or whatever, may napaka-importante factor na kailangan i-consider sa pag-develop ng mindset and skill set. Alam nyo kung yung factor na yun? Yung time. Sabihin mo time. Time. Yan. So it takes time. Success doesn't happen overnight. You really have to work for it. Kaya marami mga Pilipino, marami mga distributors over the years. At least nag-quit kasi akala nila instant yung success. Hindi nila alam, may importante silang nalimutan. Isang bagay silang nalimutan. Yung element ng time. And time is relentless. Walang pinipili. Lahat tayo given 24 hours a day. It's a matter of how you maximize your time. Kasi equal naman lahat yan sa atin eh. Tama ba? So, minsan, dito tayo nagkakatalo. Kasi may mga taong mabilis maging successful. Alam niyo kung bakit? Ang bilis nilang na-develop tong dalawang area na to eh. Yung iba matagal. Kasi ang tagal nilang ma-develop ito.
So, ang key para bumilis ka, nasa pagbabago mo. Sabihin mo, change. Change. Sabihin mo sa katabi mo, change. Change. Sabihin na, change. Change. Ayan, change is coming. Change is coming. Yun nga lang, dalawa yung change. Yung change is coming can be spelled in two ways. Change and, di ba? Is coming or change is coming. Nasaan ka dyan na dalaw na yun? So, nandiyan sa dalawang yan, ang pipili mo kasi doon matagal magbago, doon matagal ang tao sa pagbabago. Atin ang training, tapos hindi naman ina-apply, wala din. Sasabihin, don't get discouraged. Pero pag nag-iisa siya, hindi ko talaga kaya. Diba? Sasabihin sa mga training, mag-recruit. Siya naman, takot mag-recruit. Hindi ba pwedeng tao na lang lumapit sa akin? At kaanin ko na lang sa dasal. Kaanin ko na lang sa meditation. Nag-gets niyo po? Yes. Sa in-global, sasabihin sa'yo yung mga gagawin mo eh. Ang nagkakatalo kung ginagawa ng mga tao o hindi. Doon nagkakatalo. But we give you in detail what to do. Step-by-step pattern, the formula how to do it. But sometimes the challenge is, you know, yung sarili mo not being able to do it. Yung personal discipline, yung habit mo. So, a lot of things have to change first before you become successful. And change needs to start with you. Sa'yo muna magsisimula. Kaya nga, dalawa yan. Kung change is coming, o niloloko mo lang ang pagbabago mo. Are you with me? Yes! So, una, syempre, para maging successful ka, eh, kailangan ma-overcome mo yung mga fear mo. Sabihin mo, fear. Fear. Ayan. Overcome your fear. Ayan. Dito, hindi pwedeng lagi kang takot ma-reject. Maraming mga, ito, tatapating ko kayo. For my 21 years experience in this industry, hindi mahirap mag-recruit. Hindi. Takot ka lang ma-reject. Ayaw mo mag... Hindi mahirap eh. Magre-recruit ka lang naman eh. Ang mahirap yung magbubuhat ka ng mga bagahe. Ang hirap nun. Yung magbababa ka ng... O kaya magtutula ka ng sakyan. Physically, hindi mahirap mag-recruit. Physically, it's not hard to sponsor people or offer or convince people. Wala ngang effort dun. Magsasalita ka lang eh. Tama ba ako? Yes. Hindi mahirap mag-recruit. Ang tao takot ma-reject kaya ayaw mag-recruit. Clear? Kaya dapat i-separate nyo yun, yung mahirap mag-recruit sa ayaw mong ma-reject kasi ang ayaw mo ma-discourage ka. Ayaw mong masaktan. Hindi pwede. Ganito yan eh. Pag magmamahal ka, masasaktan ka talaga. Tama ba? Yes. Eh kung ayaw mo masaktan, huwag ka magmahal. Okay. Mamatay kang nag-iisa. Clear? Yes. Oh, in global, babalik ko. Ayaw mo masaktan, hindi huwag ka mag-recruit. Yun nga lang, hindi ka yayaman. So, i-distinguish natin. Huwag na natin pabayin yung usapan. People do not like to be discouraged. They don't like to be disappointed. That's why they have a hard time sponsoring people because they don't want to be rejected. Ayaw nilang ma-reject. Sino ba gusto ditong nababasted? Wala naman eh. Pero, yung very nature ng business natin requires you to approach people. Requires you to offer your opportunity. The very nature of this business requires you to offer the products to your friends. And so, whenever you attempt something, there is always a possibility of rejection. Nag-offer ka eh. Wala mang 100%. Pag lahat ng inoperan mo, nag-100%. Lahat ng kinakausap mo, nagsiseven heads. Nakakatakot yan. Malapit ka ng kunin ni Lord lahat binibigay na sa'yo. Are you with me? Yes. If you want to become successful, it's not about, you know, courage. Ang kapalit ng fear is courage. Courage, doing things
Despite or in spite of the fact, natatakot ka. Yun yun eh. Papalitan mo lang tong fear. Hindi naman kasi siya matatanggal eh. Hindi umalis tong fear. Ang kailangan meron ka is courage. Sabihin mo, courage. Lakas ng loob. Tapang. Courage means doing it in spite of the presence of fear. Kahit natatakot ka, sige. Kahit ma-reject, bahala na. Kahit ma-reject, ang kapalit nito, 500. Di ba pag may napapayin ka, 500? Yes. Ganun lang kasimple. Kaya, lakasan lang na loob. Ako, ang experience ko dyan, masasanay ka din. Hindi mo ma-overcome ang fear mo sa rejection pag hindi mo laging ginagawa. Kunwari, na-reject ka ngayon. Tapos naulit ka nag-invite next month ulit. Fresh na naman yun. Ang tagal ng gabi, tama ba? Gawin mo ganito, na-reject ka ngayon. Bukas, ma-reject ka ulit. Bukas, reject ulit. May isang araw, reject ulit. After 1 week, banhig ka na. Oh, kaya sanayin mong ma-reject para maging manhid ka na. Pag manhid ka na, wala ka nang pakialam sa isipin ng tao, recute ka na lang ng recute, ng recute, ng recute, hanggang yumaman ka ng yumaman. Fear. Pangalawa, kalaban ng tao bukod sa fear of rejection. Now, duda sa sarili. Ayan, ang dami mong duda. Di ko kaya. Ba't ka nag-pay-in? Di ko alam. Abudol-budol lang. May ganun ba kayong feeling minsan na pagkatapos mo na mag-pay-in, the program is so good, the tools are there, everything, the speakers, motivated ka. But at the end of the day, when you go home and you're alone with yourself, your internal dialogue is negative. Ah, hindi ko kaya. Tapos nare-recall mo pa yung background mo, mahirap lang kami. Ni-numerate mo pa. May 74 ako nun eh. Walang, hindi man lang naitawid sa 75 yung grade ko. 74, kulay pula. Lahat na alala mo. Ang masakit, especially if you have past failures, like, you know, failures from the past, that becomes a source of your self-doubt. Pag meron kang, alam mo yun, meron kang history na nag-fail ka sa past, kasi, alam mo na, maling mga desisyon, you made a mistake, then you begin to doubt yourself. Lalo na pagka nare-reject ka, yung iba sasabihin, di talaga para sa akin to. Siguro may iba siguro yung nakaguhit sa mga palad ko. Ang masakit dito, yung doubt, karamihan ng doubt natin, self-created. Sabi mo, self-created. May mga tinatawag na self-fulfilling prophecy kasi. Yung self-fulfilling prophecy, these are things that you actually say, and unti-unting nagkakatotoo kasi, bukod sa na-attract mo siya, you live through it. Ibig sabihin, yun na yung kinabubuhay mo. Nabubuhay ka ng ganun. Kunwari, sabi mo, alam mo, tama, hindi. Hirap talaga yun. Mukhang malabo ko maging successful sa global. Tapos, pag na-reject ka, sabi ko na yun. Malabo talaga. So, nagiging self-fulfilling prophecy. Nakuha niyo ako? Yes. Kaya pag negative din ang magiging result kasi yun nga, nagiging totoo. Kasi binibigyan mo ng buhay yung duda mo. Nag-gets nyo? Yes. Yung kayo nag-feed. Kayo nag-feed nung duda nyo. Kaya pag nag-feed kayo sa duda nyo, lumalaki ang duda na yan. O yan. Ang result nito, wala kang tiwala sa sarili mo. Hindi ka nagagalingan sa sarili mo. Pag may doubt ka sa sarili mo, you keep comparing yourself to others. Ang symptoms na may doubt, may inferiority complex ka. Mahiyain ka. Ayaw mong magsalita. Takot ka sa tao. Nakita ka ng takay, tao. Ayun ang mga may duda sa sarili. Ang may duda sa sarili, kailangan lagi ng affirmation. Yung kailangan sasabihan lagi siya, magaling ka. Kaya mo yan. Yan ang may mga duda sa sarili. Kaya kung kayo yung mga nabanggit ko,
Sorry po, hindi po ikaw yun. Yung katabi mo ang pinatatamaan ko. Pero yung katabi mo, ikaw lang katabi, di ba? Kaya ikaw din yung bumalandra lang. Ulitin ko, ano yung mga symptoms pag may duda sa sarili? Wala kang tiwala sa sarili mo. Ayan. Pag sabi duda ka sarili, hindi ka nagagalingan sa sarili mo. Dapat nagagalingan ka sarili mo. Galing ako. Kasi, hindi ka na nga magaling. Sabihin mo, hindi ako magaling. Lalong hindi madadagdagan yung positive sense mo. Kaya dapat nagagalingan ka sarili ka, sarili mo. Proud ka sa sarili mo. You know, ganun ka dapat. Hindi ko sinasabi maging conceited ka na super yabang. Iba yun. You just believe in yourself. That's very important. Before you can begin any task, if you want to become successful, you have to believe in yourself. You have to believe that you can do it. It defeats the purpose na magsisimula ka nang wala kang tiwala sa sarili mo. Kaya papanggitin ko, ulitin ko, hindi ko pinatatamaan ko. Hindi ka nagagaling na. Sabihin nung isa, magkakabi ko yun. Hindi ka nagagalingan. Ano pa, wala kang tiwala sa sarili mo. Iniisip mo, wala kang ability. You keep comparing yourself to others. Buti pa siya. Alam mo, yung katabi mong yung makilala yung magagaling nung una, hindi ganun kagaling yun. Nagsimula rin sa zero yun. Nagsimula rin sa walang alam. Na-develop lang nila yung sarili nila. Ano pa, mahiyain. May inferiority complex. Yan yung mga walang tiwala. Yan yung may mga duda lagi. Tonight, you will have to make a decision na simulan na, you have to start believing in yourself. Kaya sabi mo sa sarili mo, I believe in myself. I believe in myself. Huwag mo nang pagdudahan. Huwag mo na ikumpara yung sarili mo. Tanggapin mo yung sarili mo. Sabi mo sarili mo. Boogie. Siksi, kahit siksi. Kaya ba lang naman ng siksik sa siksi, isang letter lang eh. Siksik. Di alisin mo yung imbis na siksik kaya no, siksi. Siksik. Letter lang naman eh. Alisin mo na kaya, di ba? Kasi pagka inisip mong siksik ka, ang galaw mo pang siksi. Pero pag inisip mong siksik ka, ang galaw mo lumba-lumba. Are you with me? Yes! So, you start believing in yourself. Sa sarili mo, maganda ka. And pretty. When you look that person in front of the mirror, grabe ka. Ganda mo. Ang nasasabihin sa iba na, buti pa yung kilay niya, ang ganda yung kilay. Hindi pa siya makapagay ako, nung. Stop it. You're not helping yourself if you keep putting down your own self. Pag lagi mong dinadown yung sarili mo, hindi mo natutulungan ang sarili mo. Tama ba ako? Kasi nakikinig yung immune. Nakikinig yourselves, all your system, pati immune system listens to what you think. So if you think negatively about yourself, do you think? Ano yung magiging result mo? Negative. You can never live a positive life with a negative mindset. Ang dali. Negative mindset, negative buhay mo. Kaya, palitan nyo to. Itong fear, papalitan ng? Courage. Lakasan nyo. Courage. Yung doubt, papalitan ng? Believe. Ulit. Fear, papalitan ng? Courage. Doubt, papalitan ng? Believe. O di, ang ganda na ngayon. Wala na tong dalawa. Napalitan ng courage. O. Tapos, believe. O di yan ngayon. Ano? Pag ganyan ang mindset mo, ano magiging result mo? Positive. Kasi courage and belief are positive. May pagka meron ka ng isa dito, done. You're done. Nahirapan ka. Next, you wanna become successful, you must have a deep reason or a big why. A compelling reason why you should be doing this business in the first place. Ano yung dahilan mo? Dapat may malalim kayong dahilan. May dahilan na yun, wala? Meron! Sino dahilan nyo o ano dahilan nyo? Family.
dun sa tanong ko na ano, dagdagan nyo ng sino. Kasi ibang usapan between ano and sino. Pag ano, bagay. Kunwari, dahilan mo bagay lang, mababaw yan. Although walang mali, okay lang na dahilan mo bagay. I-global lang gusto ko yung maman, okay yan, wala problem. What do I global? Because I want to become financially free, I want to fire my own boss, I want to run my own show, I want to have a brand new car, I want to pay off my debts, I want to send my kids to good schools, etc. Okay yung ano, or what. Pero more than the what, sa reason nyo, isama nyo, sino? Kasi yung sino, hindi bagay yan. Yung sino, ano to? Tao. And most often than not, pag sinabing sino, sino-sino yung mga yan? Mga mahal natin sa? So isama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Why? Why are you doing this business? Because, let me just be honest with you, my friends, doing this business is not easy. Hindi siya madali. You will be facing so many challenges along the way. You'll be facing so many rejections, discouragement. The end of the day, pagka ginagawa mo itong negosyong to, a lot of your friends will turn their back against you. Magpipilang mo na kaibigan mo rito. Dati ang dami, pag nag-embloper ka, wala! Mahirap siya. Emotionally. Kaya pagka hindi malalim yung dahilan mo, bibigay ka. Kaya let me just tell you, kailangan malalim ang bakit dahilan mo, ba't mo siya ginagawa? Because ulitin ko, pag hindi, dahil mahirap, bibigay ka pa sa school. Pagka nahirapan ka sa subject mo, tapos mapapaw yung dahilan mo, ba't ka nag-aaral, bibigay ka eh, mag-quit ka, mag-drop ka. Tama ba ako? The same reason here, the same in AIM Global. Like, a lot of people quit kasi mas naging malaki yung problema nila kesa sa reason nila. Yeah. If your problems are bigger than your reasons, then you'll eventually quit this business. Eh dapat malalim yung dahilan nyo, compelling enough para hindi kayo mag-quit. Dito, babantayan nyo din yung sarili nyo. Dapat huwag kayo mag-quit kasi paano ka pa magtatagumpay pag nag-quit ka na? Lagi mo binabantayan yung mga dami mo, kayo mag-quit. Binabantayan mo. Kasi ikaw na pala yung nag-quit. Clear? Yes. Bakit mo dapat gawin yung AIM Global? Hindi mga dahilan, bakit mo dapat gawin yung AIM Global? Number one, it'll be a beacon for you to get your dreams. Gusto yung mapaabot yung mga pangarap nyo? Yes. Yan. Marami na po sa AIM Global nakatupad ang mga pangarap nila. So, number one, yung iba, yan yung reason nila, ba't yung tagidagawa? Gusto nila makuha yung mga pangarap nila. And syempre, magsisimula mo makuha yung pangarap mo pag naging financially free ka. When you say financially free, you have enough money. Yun yung kasi yung pagiging, kasi ang dreams, may cost to eh, tama ba? May presyo to eh. Hindi mo makukuha to pag wala kang pambili. And sa AIM Global, once na makapag-build ka ng successful na network, pwede kang kumita ng malaki. Pag kumita ka ng malaki, abot ang mga pangarap. Ang dali! Oh. Bakit maraming tayo dinabot yung pangarap? Walang pambili. Huwag na natin pahabain ang usapan. Ba't wala ang kotse? Walang pambili. Ba't ngayon 25 years, 30 years na naka-apartment ka pa rin? Walang pambili ng bahay. Clear? O di pag may pambili, kuha pangarap. Eh sa panahon ngayon, tapatan tayo. Saan ka minimum kikita ng 100,000 per month? Being, you know, an employee. Or pag nagnegosyo kayo. Magkano puhunan ang kailangan mo para kumita ka ng 6 figures per month? Nag-gets niyo ako? Yes. Next. Opportunity to para magkaroon ka ng tinatawag nating freedom. Sabi mo, freedom. Freedom. O, dalawang freedom dito. Financial freedom tsaka personal freedom. Financial freedom, napag-usapan na natin. Masarap na stage to. You don't have to work for money anymore. Gusto nyo ba yung ganung buhay? Yes. Hindi nyo na po problemahin yung pera. Yes. Pag may pera ka, nagiging instrument ka pa para makatulong sa ibang tao. Pag may pera ka, nakakapagpaligaya ka ng ibang tao, lalo ngayong Pasko. Hindi ka tulad pag wala kang pera,
Sasabi mo sa inanak mo, utang mo na, ha, utang. Yan din sinabi mo last year sa inanak mo. Clear? Personal freedom, ang tawag dito, time freedom. Masarap sa yung global, you'll have the time to enjoy your money and the money to enjoy your time. Pareho siya. You will have the time to enjoy your money and the money to enjoy your time. Gusto niyo ba ng ganun? Yes! May pera ka na para mag-enjoy, may time ka pa para laspagin yung pera. Yun yung pinaglalaban nyo rito. Next. Number three, you become your own boss. Oh, may business ka. Clear? Because the first step towards financial freedom is having a business of your own. Because you make more money, being an entrepreneur, kumbaga, opportunity yan para kumita ka ng malaki instead of being an employee for the rest of your life. So, syempre, pagka rank and file ka sa employment, di nakikitain mo. Ang malalaki lang naman kumikita sa employment, yung mga executives, mga managers, mga vice presidents, mga president. Pero when you're in the rank and file, you cannot expect so much. And ang mas nakik doon, pag tumatanda ka, guess what? You are subject to the law of diminishing value. Habang tumatanda ka, paliit ang value mo. Kaya nga, pinakamagandang panahon para umataw sa buhay, habang may lakas ka pa. Kaya yung mga kabataan dito, mga kaparehas kong millennials. Okay? Mga kapwa kong millennials dito. Don't waste your time. Don't waste your time. I-maximize yung kabataan nyo. I-maximize yung oras nyo because hindi lahat ng panahon bata kayo. And let me remind you, hindi lahat ng panahon nandyan yung mga magulang natin. So habang buhay pa sila, do your best para maibigay nyo rin sa kanila yung best. Yes. Tama ba yun? Yes. Because, of course, as long as you're working for someone else, you'll never become financially free. By now, you have to understand that the only way to freedom is having a business of your own. And doing in global network marketing gives you opportunity to become an entrepreneur. Kaya maganda rito, kahit na hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho, at the end of the day, meron kang negosyo. Pagdating na malaki na yung negosyo mo, pwede ka na mag-full-time. Guess what? Pwede mo nang iwan yung trabaho mo. Ilan ba dito yung araw-araw nagka-trabaho, kumapasok? Araw-araw nagre-report sa trabaho, pero araw-araw nagko-complain ka. Sa traffic, sa sweldo, lahat, ino-complain mo. Sa boss mo. Pero magugulat ka, araw-araw kumapasok ka pa din. Tama ba ako? Ilan ba yung gano'n na hindi ka masaya sa work, where you're not happy with your job, you're not happy with your pay grade and everything, you're not happy with your present company, you're not happy with your employer, but every day you still work. Why? Because nasasabihin mo, wala kang choice yan. How would you like to spend the rest of your life telling yourself you have no choice? Minsan ka lang mabubuhay. Dapat maging maligaya ka sa buhay na ito. Tama ba ako? Yes. Pag araw-araw nagko-complain ka kasi hindi ka masaya sa trabaho mo, if you're not happy, change it. If you're not happy, move. Why? You're not a tree. Di ba may kasabihan ganon? Pag hindi ka masaya sa kinalalagyan mo, galaw-galaw, hindi ka puno. May choice ka. May aim global. Kaya, kung hindi mo, pinagtsatsagaan mo lang ang trabaho mo, well, pagtsagaan nyo na talaga. Dahil temporary na lang yan, dahil pag nagtagumpay ka dito, bye-bye sa trabaho mo. Masaya ka na ba sa 15,000 naman? Masaya na ka ba kayo? Yung iba dito, sweldo 20,000-25,000 naman. Masaya na ba kayo dyan? Hanggang dyan lang ba yung pangarap nyo? Ang masakit sa sweldo, kung ano yung sweldo mo, yun din ang makukuha mo. Yung type ng bahay, yung type ng pagkain, yung type ng alahas mo, yung type ng relo mo, type ng school ng bata, type ng damit mo. Lahat! Ang nagdi-dictate nun, yung sweldo mo. So, in other words, imbis na magkaroon ka ng freedom, nagiging baliktad. You're actually a prisoner of your salary. Nakakulong ka sa sweldo mo. Eh, tatandaan nyo to, pag hindi ka nag-take ng risk, hindi mo nila kasal kaob mo, lagi na lang ganyan ang magiging buhay mo. Ang masakit,
yung magiging anak mo, yun din ang tutularan nila most of the time. Kaya nga makakakita ka lalo sa probinsya, pag ang tatay magsasaka, ang anak magsasaka din. Pag ang tatay, nakakita na ba kayo ng ganon? Pag ang tatay mekaniko, ano yung anak? Pag ang tatay driver, ang anak? Si. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Yung driver ko, pag tinanong mo siya, ang tatay niya, driver. Ang tito niya, driver! Karamihan sa kanila, driver. Bakit ganon? Yun yung nakalakihan eh. Ano kinalalakihan ng anak mo ngayon sa'yo? See? Kikita ka, pumapasok, etc. Kaya karamihan, pag ang mga magulang naging office workers, ang mga anak, office workers. Kasi yun na yung naset na tone sa isip nila. Yun na yung kanilang comfort zone. Hindi na nila nabibreak. Pero pag nag-networking ka, pinapakita mo, nagtitake ka ng risk para mag-iba ng avenue sa buhay. Clear? Oh, nag-a-apply mo yung tinatawag na law of leverage. Ano to? Napaparami mo yung sarili mo. Lalo na sa network, ito kasi ganito yan eh. Ikaw to? Oh, dami. Mga downline mo, magiging... Ang tawag dyan, para mong branches. Parang ang dami mong branch. Gets niyo ako? Parang McDo. Yung mayari ng McDonald's, si Ray Kroc, patay ng matagal yun. Kaya lang dahil na-build niya. Grabe. Hundreds ng McDonald's all over the world. O di buhay pa yung angka niya hanggang ngayon. Makikita niyo sa logo ng McDo, nakaganyan o. Oh. Sa baba, ano nakalagay? Almost a billion, sir. Billion ang pinapakain, bumanga araw-araw. Bilyong bibig ang umumaya ng hamburger, French fries, ano pa, mac chicken, ano pa, chicken joy, Jollibee po yun. Oh, nag-guess niyo ako? The ability to multiply your time through others, it's called the leverage. Yan ang wala kayo pag-employee ka. You work from 20 years old to 60 years old, you retire, 40-year program. After that, you get a plaque, separation pay, you get your check, and a tap or a tap on your shoulder, tap on your back. Good job! Sabi ng boss mo, wala na. Clear? A pat on your back. Hindi katulad ng InGlobal. One day, should you decide to retire, yung kinikita mo, mamanahin ng mga anak mo. Should you decide to retire or one day should you decide to die? Pwede rin. Pwede mo ipamana. Bakit? Tingnan mo mabuti. Pag ikaw ba nag-stop, nagpahinga, lahat ba ito magpahinga? Sa trabaho, pag nagpahinga ka, pahinga din sweldo mo. Tama ba ako? Dito, pag nagpahinga ka, nag-leave ka, indefinite leave, tuloy-tuloy pa rin ang network mo, kumikita ka pa dito. Mag-retire ka, kumikita ka pa din. Mamatay ka, mamatay ba lahat to? Kumikita ka pa din. Ang tawag doon, leverage. Yan ang tinatrabaho nyo dito. Yan ang hindi naiintindihan ng mga ka-opisina nyo. Yan ang hindi naiintindihan ng mga prospect nyo. Pag nire-recruit nyo, ayaw. Kau na lang, networking, baduy. Ew! May mga ganun. Ayos lang, hindi mo naman alam yung leverage. Pag tinanong, ano yung leverage? Balak ka, mamatay ka ng buhay. Okay, momento. Tama ba? Yes. Yun yun eh, na, yun yung mga bagay na hindi naiintindihan ng prospects natin. Pero pag well-trained ka, one thing about training is that pag may training ka o nakaka-attend ka ng training, nagiging iba yung interpretation mo sa experiences mo. Pag wala kang training, ako, tignan mo ha, yung level of awareness mo tumataas. Pag may training ka, iba yung interpretation mo, positive, kahit negative ang nangyari, because trained ka, positive ang interpretation mo. Pag hindi ka trained, negative yung experience mo, negative din ang interpretation mo.
Yun ang maganda pag train ka. Katulad dito, alam mo na to. Pag ayaw na ka-opisina mo, okay lang. Pag ayaw nila dahil naiintindihan mo to, patawarin mo na lang sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ha? They do not know. Clear? Yes. Di ba pag train ka, may nawalan ka ng downline. Pwede mong dahil train ka, sasabihin ng mind mo, okay lang yan. Pag may nawala, may kapalit. Yes! Ganyan na mga training. Pag may nawala, ayos na. Baka naman pag nagtuluyan, sakit din ang ulo, kaya maaga pa lang, pinakwit na ni Lord. Iba yung interpretation. Pero pag wala kang training, nag-quit, anong sabihin mo? Sign yan, sign. Hindi ako talaga ako para dito, malas talaga ako, malas. Nilalakasan niya pa yung M, malas. Ang tagal nung M. Tawa niyo ba ako? Yes. Kaya importante yung may training kasi nga, tumataas yung level of awareness niyo. Yun yun. And of course, ang masarap dito, you will have the ability to help others. Nagiging avenue ka para makatulong sa ibang tao. Tama? Kasi pag nirecruit mo dito, magbabago buhay, hindi? Magbabago pag nagtuloy. Nagiging instrument ka, nagiging avenue ka, para magkaroon sila din ng pagkakataon, ng opportunity. Di ba pagtulong ang tawag doon? Yes. Ang tawag doon, oo, given na yun, meron kang financial interest, kaya ka nagre-recruit. Pero tanda mo, hindi ka naman kikita pag hindi muna sila kumita. Kaya sila muna yung aangat bago ikaw. So, by doing network marketing, ladies and gentlemen, theoretically, hindi mo nalalaman, nakakatulong ka pala sa ibang tao. O di at least, yumayaman ka ng nakakatulong. At least may merit ka sa taas. Puro naman, kesa naman puro demerit. Nag-gets niyo ako? Yes. Hindi ka tulad sa ibang negosyo, kailangan mo makipag-compete para umasenso ka. Ang aim global, baliktad. Kailangan mo magdala na magdala para lalo kang umasenso. Dito po, kabaliktaran. Sa labas, pagkakakita ka ng mina ng ginto, may mina ng ginto. Ating lang yan. Pero ang aim global, baliktad. Pag ito, mina ng ginto, pero mas lalaw, mas dadami yung mina pag lalo natin siyang sinishare sa ibang tao. So doon yung makikita na, guys, pagka dito, tumatagal na kayo, of course, kaya ka nagre-recruit para kumita. Pero isama nyo din sa motivation nyo, kaya kayo nagre-recruit. Kasi gusto nyo tulungan yung mga nagre-recruit. Yeah. Alam nyo po ba, pag sincere kayo na yung mga nire-recruit mo, kaya ako dinala dito para tulungan, mas i-blessed ka. Kesa yung nagre-recruit ka kasi gusto mong kumita. Given na kasi yun kahit huwag nyo isipin, kaya kayo nagre-recruit para kumita. Pero huwag nyo nang i-highlight. Ang mas kailangan nyo isipin, nagdadala kayo ng tao dito, nagre-recruit kayo kasi nare-recruit nyo, gusto nyo tulungan. Alam mo, ulitin ko, pag ang motivation nyo tumulong, kaya kayo nagre-recruit, mas i-blessed kayo. Mas maraming agilang darating sa inyo. Pero, pag laging ang iniisip mo, kikita ka, ako maniwala ka. Imbis na eagle lang dumating sa'yo, chicken ang laging darating. Kasi so, nung tatakay mo iba, ang tagal naman ng agila ko. Eh, paano ang tagal ng agila mo? Wala kayo ba inisip kundi? Kumita. Kundi pera. Pero pag inisip mo, tumulong, believe me, the universe will connect you to the right people for you to become successful. Ano yun? Ipukunik ka sa mga tamang tao. Pero pagka greed ang nasa heart mo, imbis na sa agila ka ikunik, sa sisiyo ka niya. Minsan sa itlog pa, mas mababa pa sa sisiyo. Ang masakit yung itlog, bugok pa. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, malas ko, malas. Eh paano? Greed. Yung pag greedy ka, yung heart mo may greed, hindi ka masyadong i-bless. Eh magtataka kayo ba, bilis naman nila makakuha ng agila kasi ang ganda ng energy level nila ay napaka-positive. Are you with me? Yes! Part, ladies and gentlemen, of your mindset, ito, pangatlo, kailangan ma-acquire mo
o ma-develop mo yung mga tamang attitude. Sabihin mo, attitude. Attitude. Yan. 85% ng success nyo dito manggagaling sa attitude. Sabi nga ni Zig Ziglar, your attitude determines your altitude. Yung height ng success mo ang magde-determine yung attitude mo, yung mindset mo, yung philosophy mo, yung prinsipyo mo, yung paniniwala mo. Yan yung mga attitude eh. Attitude compose yan ng paniniwala mo, prinsipyo mo, mindset mo, program mo, philosophies mo. Lahat yan. Yan ang magde-determine, yan ang magsasabi kung gaano kataas ang malilipad ninyo. So first things first, ano yung pinaka-importanting attitude? Number one, yung good learning attitude. Sabihin mo, GLA. GLA. Huwag matigas ang ulo, please. Huwag pasaway. Pasayaw, pwede pa, pero pasaway, hindi pwede. Have a good learning attitude. Learn the basics, from the basics to the most fundamentals, pag-aralan nyo mabuti. Huwag tatamarin umattend ng training. Bakit? Ginagawa natin yung mind mo ng panibagong neural pathways. Bakit mo kailangan pag-aralan? Because ang pinakamadaling paraan para maging successful, makinig na lang sa mga successful na. There are two ways. You can do it by trial and error or listen to successful people. Which route is easier? Ano mas madali? Ano mas mabilis? Makinig na lang. So, imbis na mag-invento kayo, attend na lang ang attend. Ang maganda sa training, available lahat ng mga kailangan ninyo. Gagawin nyo na lang. Ang problema nga lang minsan sa ibang tao, kulang lang sa action. Makikinig, pero hindi ginagawa. So learn, ulitin ko, pag well-trained ka, yung level ng understanding mo, lumalalim. Yung level ng awareness mo, tumataas. Kaya meron kang different interpretation sa lahat, sa iba't ibang experiences mo. If you have a positive interpretation in your experiences, then magsasurvive ka during your first few months here. Kasi naman importante, magsurvive ka eh, tumagal ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, tatagal ka ba? Yung isa sa kunti ko alam. So learn and learn and learn before you earn. Are we clear? Yes! Paulit-ulit yan. Because repetition is the mother of all learning. Pagka pinag-aaralan, mamamaster mo siya eventually. O, ngayon, ang maganda doon, pagka may tamang mindset ka na, may tamang attitude ka na, yung galaw mo magiging tama din. O kahit ma-reject ka ng ma-reject, hindi ka na apektado. Ang maganda, pag nare-reject ka, pagaling ka ng pagaling. Ngayon, pag pagaling ka ng pagaling, darating ang panahon, tama, ibig sabihin, pag pagaling ka ng pagaling, yung mga right words lumalabas sa bibig mo at natapat sa tamang tao, right words to say to the right people, pag yan nag-merge, mga kaibigan, success. Kasi pag ikaw, right person yung kausap mo, wrong things to say yung lumabas, wala din yun. Tama ba ako? Yes. Meron naman, right things to say, yung kausap mo, wrong person. Wala din. Kailangan right things to say, dun sa right people. Eh, paano ngayon yung right things to say kung hindi ka trained? Nakuha niyo siya? Yes. Ang madaming sources ng knowledge. Matend kayo ng training. Marami kayong mga mapapakinggan, mga speakers, mga mentors. Basa kayo ng books. Manood kayo ng videos. Yan. Ulitin ko ah. Attend ang training. Matututunan kayo sa mga speakers. May mga mentors and coaches. Mga successful na distributors. Read books. Watch videos. Pero ang pinakamagandang source ng inyong knowledge ng matutunan, alam nyo kung ano? Experience ninyo. Diyan kayo matututo ng gusto. Kaya sabi nga ng Nike, just do it. Kasi marami kayong matututunan pag ginagawa nyo na. Diba? Kaya, recruit na recruit, madami kayong matutunan dyan. OPP ng OPP, marami kayong matutunan dyan. Salita ng salita, marami kayong matutunan dyan. Minsan yung karamihan ang sinasabi mo, mali, at least natutunan mo pa din.
Tama ba? Yes. So experience is the best teacher. Next, number two. Believe. Oh, ito yung believe, sinasabi ko kanina, napapalitan nyo yung duda nyo ng believe. Believe saan? Believe number one in the company. Do you believe in AIM Global? Yes or no? Yes! Oh, kailangan 100% naniniwala kayo sa company. Hindi pwedeng 99.9999. Kasi pag ang parachute, 99.99 lang sure na lilipad, gagamitin mo. Kailangan para mag-parachute ka, marinig mo na lang siya. 100% working. Pag sinabi sa'yo, 99.99 mag-work yan, di mo pa rin gagamitin kasi mamaya, 0.01 ang chance. May butas pa lang. Ganun din yung tingin sa company. Huwag niyong pagdududahan yung kumpanya. And as far as we are concerned, I'm very happy to tell you that we are the fastest growing and the number one network marketing company in the world. At ang beses natin ginagamit ng ang Philippine Arena. Napupuno tayo na nakagawa niyan. We are the only network marketing company na nag-anniversary doon for 3 consecutive years. 9-year, 10-year, tsaka 11. History, wala pang iba nakakagawa niyan. Kick-off training natin last January. Mall of Asia, kick-off training lang. Yung iba, rally na nila, kick-off pa lang natin. And this coming January 7, kick-off training na naman natin. Alam niyo kung saan? Sa Mall of Asia na naman. Oh. Yung presidente, si Doc Ed, first time in the history, meron kasing tinatawag na Asia Pacific Entrepreneurs Award, APEA, International Recognizing Body po to. Hindi siya locally. Kumbaga, international siya. Nire-recognize po ng body na to, inire-recognize ng award-giving body na to, yung mga outstanding entrepreneurs here in Asia Pacific. Not only in the Philippines, but in the whole Asia Pacific. Nag-award sila sa iba't ibang bansa. Recently, nag-award sa Pilipinas. Sa dami ng entrepreneurs, and first time in the history of Asia Pacific Entrepreneurs Award, first time na nag-select ng isang entrepreneur na galing sa networking company. And all less than, Dr. M. Cabantel was awarded. Lahat ng binipili doon in recent years galing sa mga malalaking company na traditional business. First time silang nag-award ng may-ari ng isang networking company. So ladies and gentlemen, little by little, nakikita na ng maraming tao yung tinatawag na yung pagiging legit ng networking because Doc Ed has been awarded by the Asia Pacific Entrepreneurs Award Body. Can you imagine? Maraming mga kumpanya sa buong Pilipinas and yet ang na-recognize si Dr. Ed. So bago kayo recognize niya, alam nyo, katakot-takot na background checking. So, ganun ka-credible. Kaya, kung yung captain ng ship natin may direksyon, may experience, malayo ang malalating ng AIM Global. Ha? Oh, believe in the products. Maganda ba product? Yes! Oh, you must become the product of the products. Produkto ka dapat ng product. Huwag yung kabaliktaran. Dapat prada ka ng prada. Kung may pang pakinis, makinis ka dapat. Kung may pang may sabon, pang paganda ng kutis, maganda dapat kutis mo. Kasi ang hirap kaya. Kasi ang dinadala mo, hindi lang negosyo mo. Tandaan nyo, dinadala nyo dito, yung buong kumpanya. Representation ka ng produkto mo. Effective ba yung prada? Nakikita sa'yo dapat. Ang hirap naman yung ito, pampaputi. Ito yung kilikili mo, brown out. Hirap ng gano'n na. Ito, pampatanggal ng kagyawan. Ang ganda nito, oh, oxygen bar, pampakinis. Ikaw, Miami. Miami, kagyawan.
Pantanggal ng bad breath, yung kausap mo, bro, text-text na lang, bro. Demo mo na lang by text. Nag-gets niyo ako? Biro lang siya, pero, you know, mahirap kasing mangumbinsin ng tao pag sa'yo hindi nakikita. Are you with me? Yes. C, D, believe in your upline. Do you believe in your uplines? Yes. Kailangan kasi may tinatawag na teamwork. Sa isang organization, importante na merong trust. May tiwala sa isa't isa. Naniniwala ka dapat sa upline mo, at ang upline mo naman, naniniwala din sa'yo. O, ang tawag dyan, team. Let's create a team. May trust, you work together, may magandang relationship, may tiwala sa isa't isa. Di, mahirap kasi maging na, you know, mahirap maging isang part ng team na duda ka sa mga kapartido mo. And of course, you have to be responsible. Meron tinatawag dito ng accountability. Okay? Ulitin ko, uplines, you must effectively carry out your role as an upline, as leaders. Downlines, of course, as downlines, habang downline ka pa lang, galingan mo na kasi paano mo magagawa yung role mo bilang upline kung ngayon ikaw bilang downline hindi mo magawa yung role mo. Guess na yung ibig sabihin? Yes. And of course, yung kakalimutang maniwala sa sarili mo. Ayan, pinag-usapan na natin ito kanina. Diba? Palitan nyo ng belief. Mahalin nyo yung sarili nyo. Magsabi kayo ng mga positive affirmations sa sarili ninyo lagi. Kalimutan nyo na yung mga nagsabi sa inyo hindi kayo magaling, lalo na ng bata tayo. Kasi malaking factor ng childhood natin sa experience natin ngayon. Most of the time, yung mga taong, you know, nabully ng bata, na, you know, na hindi siya magaling, nasabihan siya, hanggang ngayon, daladala mo yan eh. So, you know, mali yun. Kung ano yung narinig mo na hindi nakaka-empower sa'yo, kalimutan mo na. You will have to make a decision to only entertain thoughts that empower you. Kasi may kapangyarihan tayo para tanggapin ang isang bagay kung totoo o hindi. Ngayon, pag ang isang bagay hindi makatotohanan, huwag yun ang entertain. Kasi kahit kasinungalingan, pag pinaniwalaan mo, nagiging totoo. Ulitin ko, kahit simple kasinungalingan, pag pinaniwalaan nito, nagiging totoo. Kunwari, ang totoo, magaling ka naman. Eh, ang pinaniwalaan mo, hindi ka magaling. Sino masusunod? Yung pinaniwalaan mo. Hindi nasusunod yung facts. Hindi. Sadly, hindi nasusunod ang facts. Ang nasusunod, kung ano ang pinaniwalaan mo. Kaya pag ang pinaniwalaan mo, negative, hindi ka magaling, mahirap lang kayo, hindi ka nakapagtapos, mahiyain ka, wala kang abilidad, hindi ka madaldal, yaan ang nagiging totoo sa'yo because down to the cellular level, nakikinig lahat kung anong iniisip ng isip nyo. Kaya nga, sa higher learning, tinuturo ko yan sa mga, ayoko tawagin estudyante kasi para akong teacher. Sa higher learning, you know, I always teach yung mga tinitrain ko. My trainees, ayan, what student? Do not believe everything you think. Sabi nga nila, a mark of an intelligent person is the ability to entertain only thoughts that empower them. Kung anong Tagalog nun, yun na yun. Do not believe lahat ng iniisip nyo. Huwag nyong paniwalaan lahat ng iniisip ninyo. Most of the time, yung isip nyo, may sariling isip. You agree with me? Yes. Yung isip nyo, may sariling isip. Ano yung mga sign na may sarili siyang isip? Gusto mo nang matulog, hindi pa siya humihinto. Kahit ayaw mong pag-isipan ng masama, yung katabi mo, pinag-iisipan niya ng masama. Tama ba ako? Yes. May sarili siyang isip eh. Visit? Kahit alam mong dapat nagpapatawad ka, siya ang tigas ng ulo. Tama ba ako? Yes. Kahit na ayaw mo sanang pagalitan yung anak mo,
pagagalita mo kasi may nagawa or napag ang matawag doon, napuhatan ng kamay. Yes. Napagbuhatan ng kamay. Pagkatapos na nun, ang nararamdaman, mukhang mali yung ginawa. Ilan ba sa'yo yung ganun? Kasi nga, yung isip mo, may sariling isip, di mo nakokontrol. O kung may sarili siyang isip, di mo makontrol, wag mo siyang lahat paniwalaan. Kasi yung iba, o karamihan ng sinasabi niya sa'yo, di totoo. Di ka magali. Sabi mo sa kanya, magaling ako. Ayun. Yan siya ako? Yes. Yung internal dialogue nyo, karamihan, negative, positive. Minsan nga naiinis sila. Sino ba dito yung nagsasabi sa sarili niya? Nahinis ako sa sarili ko. Bilang sa inyo yung ganun. Nahinis ako sa sarili ko. Kasi may mga bagay ka sa isip mo na hindi mo makontrol at nag-isip sa mga isip. So huwag mo na paniwalaan lahat. Kaya yan ang nag-disempower sa'yo. So yung isip natin, may sariling isip. Sir, paano nangyari yun? Sino yung nag-iisip na yun? Abangan ang susunod na katanungan. Merong explanation yan. When you are able to observe what you think, then it becomes a consciousness. May ibang training na yan. So marami kayo matututunan dito sa business na to. Things that will actually empower you. So tonight, pagka ikaw naniwala sa sarili mo, kalimutan mo na lahat ng nakakatulong sa'yo, mga drama mo, pagiging emotional mo, kalimutan nyo na mga superstitious belief nyo. Karamihan ng mga pinakamahirap na bansa sa mundo, punong-puno ng superstitious belief yung mga country na yun. Pag-aralan nyo yung mga country na mahirap sa buong mundo, ang dami nilang superstitious belief, kasama Pilipinas. Ang dami natin superstitious belief, kalimutan mo na yun. Yung makatay kamay mo, may pera. Yung pagkakuko mo, may puti. Makakapulot ka ng pera. Kulang ka sa calcium. Yung katmay mo, makatay, may germs, bacteria. Hindi pera yan eh. Pera ko. Life is what we make it. Hindi buhay ang gagawa sa'yo. Superstitious belief yung It's about my faith. You create your own faith. Sasabihin mo sa sarili mo, I am the master of my destiny. Hindi yung nakaukit na sa mga palad ko. Superstitious belief yan. I am the captain of my ship. Ako nagdadala sa buhay, imbis na buhay ang nagdadala sa akin. Kalimutan mo na yung malas at swerte. Walang ganyan. Blessing meron. Kaya nagkakaroon ng malas, uulitin ko, self-fulfilling prophecy ang kamalasan. Kaya nagiging totoo. Kaya sino gumagawa ng kamalasan? Ikaw. Sino gagawa ng swerte? Ikaw! Eh yung iba, suswertihin din ako. Tapos tayo dyan. Are we clear? Yes! Tigilan nyo na yung mga sign. Lord, bigyan mo ako ng sign. Inutusan mo pa siya. Nabigyan mo ka ng sign. Tibay mo. Yung iba, pag hindi ako nakakita ng sign, ibig sabihin, Lord, hindi. May kondisyon ka pa. Are you with me? Yes! You have to let go of your personal dramas in life, your pagiging emotional, your superstitious belief. You have to let them go. Some of your, you know, people are so prayerful, especially in a religious country. Walang masama dyan. But faith without action is useless. Tama ba ako? Yes. Prayer alone will never solve your problem. You have to take action. Nasa Diyos ang awa. Alam niya. Ganun yun eh. Wala, ibang tao lahat, ipinagpasa Diyos na lang, mahirap tuloy siya. Wala masama sa iyo, pagpa-Diyos lahat, wala. It's okay. Ang kulang, yung ginagawa. Kompleto na tayo eh. Hindi lang natin nagagamit yung ating abilities. Are you with me? Yes! So, huwag niyo kalilimutang maniwala sa sarili ninyo. Ayan. Yun yung belief level. Napakataas niya. Ano pa? Number 3.
Stay committed. Sabi mo, committed. Committed. Oh. Commit. Commitment. Yan. Huwag hihinto. Ang commitment dito, buhay ang itaya mo, buhay din ang kapalit. Kasi pag buhay ang nakataya, ito todo mo eh. Tama ka ako. Yes. Kaya dito ang commitment ng mga successful na tao, three letters lang. PKP. Patay kung patay. Yan ang dapat commitment meron kayo sa NDO. Pinasok ko na to eh. Tatapusin ko to. At hindi ako papayag na hindi ako maging global ng bagay. Tinaya ko ng buhay ko, tinaya ko ng reputasyon ko, tinaya ko ng kahilian. Lahat, todo na. Dapat hindi ako mapahiya. Kasi pag nag-quit ka dito, ano sabihin ng mga nag-reject sa'yo? Sabi ko na eh, nire-recruit mo pa ako dyan, mawawala ka din naman. Ha? You make them win. You quit, you make them win. Revenge is, success is your best revenge. Because if you become successful, it's a validation of your decision. Kaya mga kaibigan, pilitin mo maging successful para mapakita mo na yung decision mo tama. Mahirapan ka? Wag kang never. Friends, don't. Wag na wag kang magkukwit dahil nahirapan ka. Wag. Alam niyo kung bakit? Because it will become a pattern in your life na every time nahihirapan ka, magkukwit ka na lang parati. Huwag niyong ipoprogram ang sarili niyo na pag nahihirapan ka, quit ka. No. Because if that becomes a habit, then, friends, hindi ka magiging successful. Tanggap ko pa yung iba yung dahilan ba't ka nagkukwit. Pero yung dahil nahihirapan ka, huwag na huwag mong gagawing dahilan na nahihirapan ka because ang buhay punong-puno ng hirap. Kaya huwag ka magkukwit pag nahirapan. Huwag. Lahat ng mga naging successful, dumaan mo na dyan. Kaya isang senyales na malapit ka na, paghirap na hirap ka na. Kaya pagka hindi ka nahihirapan, malayo-layo ka pa. Pag marami na kayong challenges, pag inip na inip ka na, pag dumating yung panahon na talagang mag-give up ka na, malapit ka nang maging successful. Malapit ka nang maging successful. Tandaan yung inetest ka lang ng universe kung deserve mo yung success mo. Ngayon, kung konting hirap bumigay ka, sasabihin lang ah, hindi niya deserve yung taong ibibigay ko sana sa kanya. Kaya ka pinipiga para makalipad ka ng gusto. Alam niyo, yung mga butterfly, you know, nature has their has its way. Yung mga butterfly na nasa cocoon, alam niyo yung cocoon? Yung bago maging butterfly, matagal sila dyan eh. Alam niyo yung opening dito sa dulo? Napakaliit lang yan para makalabas yung butterfly. Napakaliit. And walang tumutulong sa kanya para makalabas. Ang liit-liit ng opening, pero yung insekto, kailangan niyang daanan yung hirap na yun. Alam niyo kung bakit pala? Para pala mapiga yung katawan niya at maglabas ng juice. Kasi yung juice na yun, kailangan lumabas para tumibay yung pakpak niya. Kumbaga parang piniga yung katawan para yung juice tumulo, matuluan yung mapahiran yung pakpak. Yun pala ang magpapatibay ng pakpak niya. Kaya siya pinahirapan. Eh may isang bata. Nakita to. Pagkakas palabas niya, makikita mo yun, gumagalaw. Kawawa naman, kawawa. Kawawa siya. Tinulungan! Tinanggal yung ganyan o, luwag! Tuloy-tuloy o, tuloy-tuloy yung insekto sa ground. Hindi nakalapad, nilanggam, patay. Kaya mga kaibigan, hindi lahat ng dadaanan mong hirap, eh kailangan mong pagdusahan. Yung ibang hirap na pagdadaanan mo, pampatibay pala ng pakpak mo para malayo ang hirap naman. Lagi mong tandaan the story of butterfly. Kaya pag pinipiga ka ng nanay mo, sabihin mo, nanay, butterfly. Ha? Sabi ng nanay mo, tagal-tagal mo na, wala pa, butterfly po, nanay. Anong butterfly? Attend po kayo ng
ng NDO nanay. Am I making sense? Yes! And the truth is, marami ka matututunan sa nature kasi tayo, human as we are, part tayo ng nature eh. Tama ba? Yes. So marami ka matututunan. Kaya pag kayo pinipiga, believe me, test of your commitment. Tinetest lang ang commitment niyo, tinetest yung resolve niyo kung tawagin. Ay huwag na huwag kayong bibigay. At pag bumigay ka, paano pa darating sa'yo yung para sa'yo? Yes. I remember a friend of mine, nagkabi magkakapwentuhan kami, they go to Soler for, you know, just to have yung tinatawag na steam off. Yung, para maalisin lang yung init sa katawan, magpalipas ng oras, etc. And she was telling me this experience na nandun siya. Meron doon naglalaro, mga high rollers kung tawagin, yung mga malakas maglaro. Kung alam niyo yung slot, meron daw dun mga ibang manunugal, sa dami ng pera nila, ang ginagawa, tatlong machines sabay-sabay na naglalaro. Iniiwan lang yung pera, tapos pipindutin yung automatic. Tapos roll niya siya, ganun daw. Eh yung naglalaro, siguro naiinis na, talo ng talo, alam mo ginawa? Iniiwan niya na yung machine na yun. Lumipat siya sa kabilang machine. Paglipat niya sa isang machine na yun, may matanda, about 60 years old. Umupo doon sa machine niya, pinanggalingan niya. Naglaro, according to my friend, less than 10 minutes, pindot ng pindot yung matanda. Pindot ng pindot. Jackpot, nanalo, 28 million pesos. Sabi daw nung lalaki, dyan ako kanina eh. Ang tawag doon, hindi nakapaghintay. Friends, balik ko sa inyo. Pag hindi ka nakapaghintay, milyon-milyon ang mawawala sa'yo. Mapupunta sa iba yung biyaya. Lumipat lang ng machine. Kasi hindi na nanalo. Less than 10 minutes, yung matanda daw, pindot lang ng pindot. Jackpot, 28 million! Eh, pag kami na nanalo ganun sa casino pala, maingay. Hindi ko kayo tinuturo ang mag-casino. Yung lesson ang sinishare ko sa'yo. Are you with me? Yes! So stay committed. Stay on track. Huwag kayong papasila, huwag kayong papatemp, huwag niyong hayaan na ibang tao maapektuhan yung focus ninyo. Diyan kayo magiging successful if you stay committed. Are you with me? Yes! Pag sabi commitment, kahit na nahihirapan, huwag hihinto. And finally, pagdating sa mindset, napaka-importante nito. Yung tinatawag na positive mental attitude or always be positive. Ito niyan eh, yung optimistic ka. Now, whatever you're going through, whatever challenges you're going through, you're optimistic that something wonderful will eventually happen. Kasi, yung road to success, punong-puno ng challenges. So, ang dapat meron ka, you're looking forward na magiging maganda ang resulta mo. Gets niyo ako? Yes. Eh, kung bumabiyahe ka, re-recruit ka na, nag-home party ka na, nahihirapan ka na, tapos pag-uwi ka pa ng bahay, negative ka pa. Kaya ko ba talaga ito? Tamlayin ko, tatlong buwan ko ng kinalagaan, kaisa-isa na nga lang, nag-quit pa. Pangang kabangka, wala na siya. Pag sabi positive, hindi ibig sabihin absence of negativities. Being positive is not the absence of negativity around. Being positive means being optimistic, in high spirit, despite the fact that you are faced with a lot of challenges. Yun ang pagiging positive. At the end of the day, total, marami sa inyo, wala pa resulta, nagbibuild pa. Ang pwede mo maging pag-asa na lang, yung pag-asa na may magandang mangyayari sa'yo. Kesa yung wala ka lang ang kinikita, wala ka lang ang downline, hirap ka na, pagod na, gutom pa, negative ka pa.
Subukan mo maging ganun. Wala ka na kinikita, wala ka pa downline, nag-quit pa, kahit ka pa, kukuya, rejected, tas negative ka pa, pustahan tayo, mamalasing ka talaga. Dahil sa ganung sitwasyon, sa ganung mindset mo, ikaw na ang gumawa ng kamalasan mo. Ano ba naman yung hindi na nga maganda nangyayari, pero in high spirit ka, malalagpas ang quit ko. Dadaanan ko lang ito. Kaya ako ito dinadaanan para maging good leader ako, para pag-downline ko, dinaanan to. Kaya ko siyang turuan kasi dinaanan ko rin yung dinadaanan niya. Ano dapat yung isip? At magugulat ka sa buhay, maraming negative na mangyayari sa'yo, but in the long run, ikabubuti mo pala. So you may never be able to know the answer right away, but in the future, the puzzle, the pieces of the puzzle, you know, mabubuo yan. Eh, magugulat kayong buong picture na paganda pala. Kahit yung experience mo pangit, pero part yon ng puzzle na binubuo mo para maging maganda yung story mo. Ano ito kwento nyo sa Araneta Coliseum, sa MOA, pag nag-share ka na, pag wala kang pinaghirapan? Nalala nyo yung mga nag-share? Yes. Saan kayo naluluha? Pag may narinig kang kwento na nag-share, na dati po akong ganito, ganito, yumaman. Saan ka naluluha na kwento niya? Sa pinaghirapan. Saan ka nakaka-capture? Saan ka nakaka-captivate? Sa pinaghirapan. Paano nagiging maganda ang kwento? Sa pinaghirapan. Ang pangit ng kwento kung ganito, alam niyo po, wala pong kahirap-hirap. Lahat po ng nirecruit ko, oo, lahat. Hindi po ako nagutom, wala po nag-reject sa akin, walang puyak. Sa bahay lang po ako. Hindi po ako matay ng training. Makaka-motivate kaya yun? Ang mas nakaka-motivate, yung maluha-luha. Yung katulad ni Nestor Domdom, naalala niyo si Nestor Domdom. Ang daming pinagdaanan. Pati asawa niya negative. Ladies and gentlemen, ipunin niyo yung kwento na yan para pagdating ng panahon na kayo naman na nagkwento, blockbuster naman ang kwento niyo. Ipon lang. Hindi mo sa paghihirap na yan, may araw ka rin paghihirap. Ikukwento rin kita, akala mo lang, ikaw lang may araw ka rin sa akin. Ganun lang yun, tama ba? Yes! Hindi mo sa kanya may araw ka din. Hindi lang ng panahon, hirap. Hindi lahat ng panahon may hirap lang. Pag may hirap, may hirap. Yes. Ha? Opposite yan eh. Diba? Pag may hot, may cold. One cannot exist without the other. Pag may no, may yes. Ang tawag dyan sa law of the universe is the law of duality. Ang isang bagay hindi mag-exist kung wala yung isa. Life cannot exist without death. Life and death. Night and day. Again, sa'yo ako? Yes. Ganun siya eh. Joy and sorrow. Yung sabi ko kanina, cold and hot. One cannot exist without the other. Kasi paano mo alalaman cold kung hindi nag-exist yung hot? Paano mo alalaman nag-exist yung failure kung walang success? Kung may rejection, may acceptance. Kung may no, may yes. Kung may hirap. Kaya ngayon, kung may pinaghihirapan ka, ay, giginhawa ka rin. And I declare that is 2018, giginhawa ka rin. Ha? Will be your year? Yes! Sinabi mo rin yung 2017. Action. Kailangan natin ng action. Are you with me? Yes! And of course, finally, usapan natin yung pagbibuild ng network. Kulad ng sinabi ko kanina, di ba, nasa process kayo na pag nagsisimula kayo, ibibuild nyo muna. So, kailangan nyo ng skills sa proper building of your network. Sabi mo, skills. Skills. Oh, yeah, tama na tayo sa attitude. Let's go to skills. Oh, di ba? Naalala nyo yung diagram? Ikaw to, magbibuild ka ng network para magkaroon ng result. Ayan. Iba-iba ko yung shape kasi ganyan po dati nung nag-aaral ako yun. Tawag dyan flowchart. So you,
building your network to get the result. So technically speaking, hindi mo kailangan trabahuhin yung resulta. Kaya nga siya tinawag na result eh. Kasi, kaya siya tinawag na result, produkto na siya. Produkto. Parang nung halimbawa, di ba ang tawag dun, sa mathematics natin, di ba? 3 times 3 equals 9. Ano tawag sa 9? Product. Ano tawag dito? Multiplier at saka multiplihead. Di ba may ganun? Ang tawag dito? Product. Ibig sabihin ng product, resulta na siya ng dalawang multiple. Clear? Lumabas na lang siya. Parang ganun. Itong resulta, lalabas na lang yan, hindi mo kailangan trabahuhin dahil produkto na yan nito. So ano tatrabahuhin? Ito o ito? Hindi yung kotse tatrabahuhin, hindi yung pangarap, hindi yung bahay, hindi yung pera. Lalabas na lang yan pag meron ka nito. Kasi doon galing to eh. Ganon. So magko-concentrate ka, hindi lang sa goals mo. Magko-concentrate ka sa activities mo. Sabihin mo activities. Activities. So to produce the network, merong tinatawag na task. Merong tinatawag na activity. Or activity tasks, plural, tsaka activities. Yan. Para makapag-produce ka ng network, ito ang mga gagawin ninyo. Maghahanap ka ng prospect. Clear? Kailangan mo ng prospect para, ano? Para? Ma-invite? Tama ba ako? So, sa term na ginagamit natin, kailangan mo ng prospect para ma-recruit. Sino re-recruitin mo pag wala kang prospect? Hangin? So, recruit. Paano ka mag-recruit? Bakit mo nire-recruit? Kasi gusto mong makita niya yung business natin. Kaya mo siya, you're actually sponsoring people. Actually, the right term should be sponsoring. But since we've been using for so many years here in the Philippines the term recruiting, nagre-recruit ka into your opportunity. For people to be able to see your opportunity. Kaya ka nagre-recruit para makita ng prospect mo yung business mo, yung opportunity mo. Maliwanag? Yes. And there is only one way para maipakita sa kanya yung business. Ang tawag natin, ma-present sa kanya. Presentation. How do we present the business? Madaming forms. Pwede mong paatinin ng seminar na katulad nito. Nire-recruit mo para umatin ng seminar. Kasi araw-araw po ang seminar. Tama ba? Yes. Pag may seminar, sino yung nagpapaliwanag sa prospect mo? Ikaw o yung speaker? Speaker. Ano naging trabaho mo? Nag-invite. Nagdala, nag-recruit. Oh, so ang tawag doon, pag nagdala ka dito sa office o sa mga branches natin for seminar, ang tawag doon, centering. Oh. Pag nagdala ka naman, para makausap ng upline mo through table presentation, o pag nagdala ka naman, na hindi mo na pinatin ng seminar at ikaw na ang nag-present over a cup of coffee, over table, ang tawag doon, table presentation. Hmm. Kasi minsan may mga prospect na hindi po pinapatin sa office. Kailangan i-one-on-one. Mga VIP, yung gusto straight to the point. Minsan yung 30 minutes presentation lang ang kailangan niya. Kailangan doon table presentation. Merong tinatawag na sa bahay, magagather ka ng 5 hanggang 10 tao. Imbis na invite mo sa opisina, sa garahe mo na lang. Kasi kung imbita kami sa opisina, nagpa-libre ng pamasahe lahat, ang gastos. So sa bahay nyo na lang. Doon mo ipunin sa garahe, linisin mo, dala ka ng Manila paper, ilagay mo sa wall, tapos magdala ka ng table, doon yung product presentation, pamerienda ka ng konti. One solid, one liquid para hindi magastos. Alam nyo na yon, tubig na may yellow. One solid, one liquid. Ang tawag doon, house meeting or home party. Yan. Tapos meron naman, kung gusto mong mag-expand sa ibang bansa, by using digital marketing, online marketing, or FB technology, yung tinatawag nating online presentation. Are you with me? Yes! Pag may presentation, yung prospect,
may nare-recruit, mayroon tinatawag na presentation. From presentation, mas madaling ma-convince ang prospect pag may naipapakita kang proof ng mga kumikita na. Pag meron kang naipapakitang examples, pag meron kang naipapakita o naipapakausap na kumikita na, ang tawag natin sa rule na yon, lalo na pag bago kang nagpe-present, lalo na pag wala ka pang proof, mag-gather ka ng maraming evidences, mag-gather ka ng maraming proof ng mga kumikita. Sir, paano ako mag-gather? Meron pong mga brochures, meron pong mga tinatawag na clear book na nabibili dyan sa baba, hindi sa baba ng office, kundi babang baba, sa ground floor, may mga creative distributors tayo na merong mga clear book, nandun po yung mga pictures ng successful na tao. Andun din yung kwento nila, dating engineer like Carlo Buenaventura, nandun siya. Joseph Lim, dating computer engineer, nandun yung picture niya, mga kotse niya, bahay niya, tsaka example ng cheque niya. Nandun yung iba't ibang examples. Kailangan mo yun para lalong ma-convince yung prospect mo since nga ikaw, wala pang preba. And sometimes you need third party evidences or proof to further convince your prospect. And it's part of convincing, yung psychology, ang tawag doon, ABC rule. Ang ibig sabihin ng ABC rule, okay, always apply this. Nung bago ako, dito ako magaling. Magaling akong magturo ng mga kumikita kasi wala pa akong kinikita. Pag may prospect ako sa office, magaling ako magturo nung alam kong kumikita. Ay, alam mo yan? Yung nagdarap, ako, bilyonaryo na yan. Laki na kinikita niyan dito, bro. Yan, kumikita yan ng ganito. Alam mo, dalawa na ang sasakyan na. Ang galing. Hindi ka, pakilala kita. So, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng story ng ibang tao using other people's story to convince my prospect. Yung ginagamit mong story, ang tawag doon, advisor. Or advisor. A. Yung dala mo, ang tawag doon, kliyente. Possible buyer ng global pack. Possible recruit. Ang tawag sa'yo, bridge. Ikaw yung tulay. Yung may preba, itinulay mo sa dala-dala mo. Ang daling tandaan. Kaya hindi natatapos sa presentation. Kahit anong galing nyo mag-present, pag hindi nyo na ABC rule, hindi nyo mako-close yan. Hindi nyo mako-close deal. Kasi ang nakakapag-close deal, yung mga may preba. Kaya marunong dapat kayong gumamit ng storya ng ibang tao. Ayun, ako, alam mo yun? Ako, millionaire. Seven heads ang binili mo. Tapos pag sinabi mong seven heads, tapikin mo siya. Seven heads binili mo. Para ma-remember niya yung seven heads. Neurolinguistic yun. Totoo po yun. Yung may topic ka, kung ano yung words na gusto mong maalala niya subconsciously, itapik mo. Ganun lagi. Tatapikin mo. So, ABC rule. Kumita, most often than not, pag may pera, nagustuhan, na-convince, ang dami mong kwentong ginamit, kasama po sa A, yung mga clear book na magagamit ninyo. Kasama sa A, kung may mga picture kayo sa iPad nyo, sa notes ninyo, o kaya sa iPhone ninyo, pakita nyo yung ipakita mga proof, A ang tawag doon. Technically speaking, anything or anyone who can further convince your client is called an advisor. Pati kami, advisor ako. Pati si Doc Ed, pati marketing team, mga GA, advisor lahat yan. Pag may nakita ka dumadaan, turo mo lang. Pag may pagkakataon na ilapit yung prospect mo, upline. Pwede ko pang ipakamay sa'yo first time na ikwento na kita, upline. Diretso yun, yung naituro mo, subukan mo lang to, maganda to, dito na ako yung mama. Tapos, wala pang 5 seconds yung sinabi ni advisor, ang laking part na nun doon sa kinukumbinsi mo. Are you with me? Yes! Clear book, just the same, iPhone, iPad, anything that can convince your prospect is called an advisor. From the ABC rule, doon mo na i-close deal. Ano bro? Maganda ba? Tingin mo, kailan ka makakabili ng global pack? Huwag kayong mahihiyang magtanong kasi kahit anong presentation ang ginawa mo, pag hindi ka nagtanong kung kailan siya magjo-join, wala din. Yung iba kasi nahihiya pag isang presentation, ang ganda, no? Oo, kailan ka babalik? O sige, balik ka na lang, ha? Hindi ganun ang close deal.
Ang pagtatanong ganito, bro, kailan ka babalik? Kailan mo bukhet balak bumili? Magti-3 heads ka ba o magsi-7 heads? O gusto mo, simulan mo muna sa 1 head. Maganda to, bro, yung Global Pack 6980, napaka-affordable nun. Value for money. Pwede ka kaagad maging mayaman in a shorter period of time kesa yung 6980 ilagay mo sa banko. Besides, bro, wala pang naghirap sa 6980. Hindi mo nahihirap yan. Ang mga naghihirap, yung nangutang ng 10 million sa banko tas nabaon. Ito, 6980. Ano? Kailan ka mag-join? Bukas o sa isang araw? Laging may option. Laging dalawa. Bukas, Tuesday or Wednesday? Para wala siyang choice. Gets niya ako? Yes! Yan yung mga pag-close. Pangatlong skills na kailangan, I'm sorry, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na skills na kailangan mong ma-master, alam niyo kung ano? Handling questions or objection. Magaling dapat kayo dito. Sa mga skills na to, hindi ka gagaling dyan pag hindi mo ginagawa. Kaya yung mga una nyo pong makakausap, palpak talaga yon. Bakit? Hindi ka pa magaling. Pero huwag ka magalala. Practisan mo yun. Ngayon, kung gusto nyo gumaling dito sa handling questions or objection, bili kayo ng business guide ni Ms. Corang Kizon sa baba. Sa likod nun, lahat ng klase ng objections and possible questions, nandun ang sagot. Pag sabi ng prospect mo, mali, may sagot dun. Ay, pyramiding yan, may sagot dun. Memorize nyo na lang. Bili kayo nun ng business guide. Sa third floor, sa pinakalikod po nun, merong how to handle objection. Alam niyo yung objection, hindi po sign ang prospect na negative. Gusto lang nilang mag-explore pa at gusto lang nilang malaman pa kung ano pa yung mga detalye. Kaya sila nagtatanong. Ang maganda sa objection, pag nagtanong yung prospect ninyo, ibig sabihin, nag-iisip, pre-nosis niya yung presentation mo. Ang pinakamahirap kausap sa lahat, yung walang tanong. Pag tinanong mo, may tanong ka, sabi lang sa'yo. Walang tanong? Okay, may tanong ka ba? Wala, hirap kausap naman. Maganda yung lumalaban. Mahal. Yan ang mga masarap kausap. Kasi pag sabing mahal, ibig sabihin, pre-proseso niya. Ngayon, pag nasagot mo na hindi mahal, ibig sabihin, bibili. Tama ba? Yes. Pyramid yan eh. So yun ang hesitation niya, pyramiding. So pag nasagot mo na hindi pyramiding, eh di mo jujoy. Kaya ang pinakamasarap kausap lahat, yung may question. Yan ang mga ano. Ilan na ba yung nakausap nyo dito? Nung first time siya, napaka-positive. Ay, ganda nito, bro. Lahat ng sinabi positive, yun ang unang nawawala. Sa experience ko. Yung mga patanong, ay naku, yun ang mga masasarap. Yung mga negative na na-twist mo into positive, yan ang mga masasarap. Are we clear? Yes! Importante din na yung prospect ninyo, napapabalik nyo, nakakausap nyo. Ang tawag natin, magaling kayong mag-follow. Kasi ang prospect, pag binitiwan nyo yan dito, kahit gano'ng ka-positive yan, pag binitiwan nyo na, maniwala ka, kaharap na nun sa labas mga pating. Puro negative. Kaya pag naiwalay sa yung prospect, lagi mong iisipin, you have to protect them from the negative influences outside. And the only way to reinforce, para lalong ma-positive, para ma, you know, ma-shield mo siya, at para ma-remind siya about in global, i-follow up mo lagi. Either by tawag, call, or text. Ang pinakamagandang follow-up, yung mapabalik nyo dito yung prospect niya. Kasi pag napabalik siya, na-energize ulit. Halimbawa, umattend ng OPP, pabalikin nyo next para umattend ng NDO. Pag naka-attend ng NDO, pabalikin nyo next para maka-attend ng ASAP. So dahil napafollow up siya, lumalalim ang understanding niya. Tanong, mas malaki ba yung chance na bumili siya ng Global Pack? Yes! You see? And of course, pag nag-follow up na, maganda yung pagka-handle nung flow. Ibig sabihin, maganda yung pagka-handle ng flow. Na-presentan, na ABC rule, na-close deal nyo, na-handle nyo lahat ng objection, nasa follow-up ng follow-up, ladies and gentlemen, ang next nyan, mag-epay. Ano? Nag-pay-in.
yung prospect mo, ang next na gagawin mo, pag nag... Diba, kaya nagkaroon ng pay-in, dito nang galing yan eh. So, ibig sabihin yung pay-in, yan na yung huling possibility na mangyayari. Resulta na lang yan ng mga ginawa mong ito. Are we clear? Yes. Sino magpipayin pag wala kang prospect, wala kang recruit, wala kang pre-presentant? May nakapagpapayin na sa inyo na wala siyang pre-presentant? Yes. Kaya may nagpayin, may prospect ka na na-recruit mo, na na-presentant, na maganda yung ABC rule, na na-close deal mo, na na-handle mo lahat ng question niya, na-follow up mo ng mabuti, kaya nagpayin. Ang next na gagawin mo, ano? Dalawa na. Dalawa na gagawin mo na next. Una, go back to prospecting and follow the flow. Clear? Yes. And pangalawa, dahil may nag-pay-in na sa'yo, yung nag-pay-in na yun, kailangan turuan mo. Ano ituturo ko, sir? Edi ito. So, dalawa na yung role mo. Nag-re-recruit ka na, tapos yung napapay-in mo, tinutulungan mo para siya magkaroon din ng pay-in. O pag siya nagkaroon ng pay-in, cycle lang. Hanap ka ulit. Turuan mo siyang maganap. Yung bagong pay-in, ano gagawin? Tuturuan nyo. O di pag dumadami yung bilog-bilog na yan, nagiging? Dumami yung bangga. Result! Ito lang yung flow. Wala na pong iba. Yes. Ang simple lang mo, ano? Yes. And you don't need to memorize this pag sanay na kayo. Yes. So, una lang naman, di ba, pagka ikaw, bago ka sa trabaho mo, first day mo na nag-report, bibigyan ka ng JD. Naalala nyo yung JD? Job description. What's your job description? Babasahin mo yun. Ah, ito pala dapat yung ginagawa. Tapos titignan mo ulit. Pero sa isang linggo, di mo na tinitignan yung JD mo o yung job description mo. Kasi memorized mo na siya. Ito rin, sa una, prospect. Present. Naka-outline pa. Pero pag tumagal, subconsciously, na-internalize na siya, yun ay lagi niyong ginagawa. Again, anong tawag ko dito? Task. Or? Activities. This requires a very powerful word. Action. This requires a very powerful word. Kailangan may action. Kaya nga kanina sa NDO, sinabi ko, dito nyo matututunan yung proper direction paano kayo mag-build ng network. Ito lang gagawin nyo para makapag-build kayo ng network. May mahirap sa sinabi ko? Wala. Mahirap po ito pag hindi proper ang attitude. Yes. Mahirap yung gawin pag may fear ka. Ano yung fear? Di ba attitude? Yes. Mahirap yung gawin pag tamad ka. Ano yung tamad? Attitude. Mahirap yung gawin pag wala kang commitment. Mahirap gawin yung task na yan pag wala kang belief. Mahirap gawin yan pag hindi ka? Kaya the attitude should be applied sa actions na gagawin ninyo. So, saan nagkakatalo why people are not able to achieve their goals or are not able to get the results that they want? Yun nga, kulang ng attitude, yung they don't have the right attitude, they are not able to develop the right attitude, plus wala sila ng skills. Or they don't take enough action to produce the required result or the desired result. So mga kaibigan, action lang yan, gagawin nyo lang. Walang ibang mahirap dyan. Kahit nag-online kayo, ito pa rin ang flow eh. Tama mali? Yes. Tama mali? Online presentation, magpo-prospecting ka, magre-recruit ka, magpe-present ka, gagamit ka rin ng ABC rule. Tama? Yes. Sinesend mo yung mga picture na may preba, tapos kino-close deal mo, pag may question siya, na-handle mo yung objection. Tapos, pag hindi pa nagpipayin, wala kang ibang gawin, kundi, hi, how are you? Tapos ikaw, ano gagawin mo? Hanap ka ng panibagong prospect. Same, whether offline or online, the fundamentals are basically the same. Ulitin ko, ang kulang, gawa. Kaya nga, balikan natin, kaya hindi ko in-erase. Kaya hindi ko binula. Ang kailangan mo this 2018 is change. Change
comes in two forms. Change is coming. Or change is coming. O, niloloko mo lang yung pagbabago na gusto mo. The decision is yours. But again, I speak blessing and prosperity and abundance this 2018. I wish you all the best. I pray for your success. I pray for good health. I pray for more payments. I pray for